Kamusta Earth Signs? Alamin natin kung ano ang masasagap nating energy mo. Pero general reading ito, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. May mga Earth Signs na hindi maganda yung nangyayaring sitwasyon sa sarili o kaya sa buhay. Yan yung maling akala mo. Kaya kailangan natin ng communication sa kapwa natin para yung maiisip nating paraan or plano ay mas may enhance. At mas marami pang solusyon na maiisip sa problema. At saka may mga earth signs na bata pa kasi kaya konti pa lang yung karanasan mo. Kailangan matuto ka pa sa mga kasamahan mo or kapwa. Kasi pagdating mo ng middle age, magkakaroon ng financial gain. At saka magkakaroon din ng sigla ang love life mo. At saka ang isa pang ibig sabihin niyan ay kahit na merong hindi magandang sitwasyon na nangyayari sa buhay mo, ay protected ka. At saka ang relationship mo ay mas magiging happier. At saka maraming ibon dito sa tasa reading mo na protected ka at saka maraming possibilities na mangyayari sa buhay mo. Sa kung noon wala, ito na yung panahon na darating. At saka merong person, pwedeng ikaw ito or ibang tao, na hindi nire-respeto yung kapwa. Yung bang hindi niya na parte, pero nakikiparte. Pwedeng gamit, lupa, o kaya love. Pero maganda kasi yung sinasabi patungkol sa tasa reading mo. Kaya kung meron mang trouble sa relasyon mo, maayos ito. May kanya-kanya tayong tagumpay at panahon kung kailan ito darating. Kaya hindi kailangan manghamak ng kapwa. At saka lahat naman tayo anak ng Diyos. Kaya alam nyo na yan na patas tumingin ang Diyos sa atin. Pinapaalalahanan ka rin na magkakaroon ka ng problema in the near future. Pero para mabaliktad ito, maging pabor sa iyong kapalaran, suriin mong maigi yung sitwasyon at saka mga desisyon mo. Nakikita nyo, malaki yung mata, diba? Ano pa rin yan, guys? Good sign na ikaw yung maglilid sa pamilya nyo. Ikaw yung makakatulong. Naging mahirap man yung mga pinagdaanan mo, makakaranas ka pa rin or makakamit mo pa rin yung katahimikan or freedom. At saka ma-achieve mo yung highest goal sa buhay mo, kaya hindi ito yung tamang panahon para mag-give up ka. Magsumikap, kailangan ng patience, at saka mapapabilang ka sa pamilya nyo o kaya sa ilang kaibigan mo na naging successful. At ang sekreto niyan ay huwag kang mag-give up sa alam mong makakabuti para sa iyo. Gamit naman ng mystical cards, alamin natin kung ano naman yung iba pang detalye or masasabi. Itong card na ito ang nagsasabi na kung hindi mo nararanasan ngayon, ay mararanasan mo in the future. At kung nararanasan mo ngayon, ibig sabihin masaya yung puso mo. Magkakaroon ng bagong love interest ang ilan sa inyo. Kaya maging open sa bagong darating.
Nabanggit na rin ito sa TASA reading na magkakaroon ka ng achievement, success sa buhay mo, may mga positive result yung paghihirap mo. At saka may isip mo na parang naging ano yung magical kasi nagkaroon ka ng iba't ibang blessings na hindi mo inaasahan. Kaya huwag kang mag-give up. Yung blessings patungkol yan sa karir mo, sa negosyo o kaya kung nag-aaral ka man, makakagraduate ka, may mga celebrations na mangyayari na ikakasaya ng puso mo. Itong tarot cards naman ang alamin natin. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Positive pa rin yung mga cards mo. The Sun, 9 of Wands, Ace of Swords. Ibig sabihin nito ay nagkaroon na ng clarity sa iyo kung ano yung mga gusto mong simulan or gusto mong magstay kasi magkakaroon ng achievement katulad nitong sinabi ng mga cards. Kahit dito, ganun din yung pinapakita. Kahit sa tasa, pinakita na rin na meron ka talagang makakamit na tagumpay. Pero kailangan mong protektahan yung energy mo at saka yung gusto mong makamit na goal. Na hindi kailangan mag-give up sa mga plano mo. Magkaroon ng paninindigan at saka magiging busy ka. Medyo ibalanse mo din kung ano yung oras naman para sa sarili mo. Para maipagpatuloy mo yung tagumpay na nangyayari sa iyo. Sa career or negosyo, nagkakaroon ng positive changes. May mga exciting na opportunity at saka challenges pero huwag kang masyadong magpaka-busy sa negosyo o kaya sa trabaho mo. Huwag lahat ng responsibilidad ay kukunin mo. Napaka-importante ng communication para sa career or negosyo para unti-unti mong matugunan yung mga dumarating sa iyo na pagkakataon. Para sa mga single or nasa relationship, kung hindi ka ready na maging magulang, mag-ingat na hindi ka magkaroon agad ng baby. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, masaya yung relationship nyo pero hindi pa rin siya matatawag na perfect kasi wala namang perfect na relasyon. Nagkakaroon pa rin talaga ng problema. At magiging tama yung parehong desisyon nyo ng person mo dahil sa pakikinig. Ang ilang single, gumugulo pa rin sa isip mo bakit hindi nag-work ang dati mong relasyon. Yon ay dahil sa hindi kayo pareho ng goal sa relationship. Yun yung pinapakita ng cards. The High Priestess, the Empress, 9 of Swords in Reverse. Pinapakita ng cards na pinoprotektahan mo yung sarili mo at saka yung kapayapaan ang mas pinapairal mo sa situation at saka nare-realize mo na rin kung ano yung mga bagay na dapat magstay at saka yung mga bagay na dapat mo nang i-let go. Ito na yung ending ng mga mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan mo. Kaya hindi mo kailangan mawalan ng pag-asa. Na pareho mong kailangan harapin ang mabuti at saka hindi mabuti na sitwasyon. Sa financial, merong magandang oportunidad na darating na magbe-benefit ka. Kumbaga, magiging maganda yung kita mo.
At pagdating sa kita, kailangan private. Yung ikaw lang yung nakakaalam. Kasi nakalimang cards ka na para sa prosperity at abundance. Pero may ilan na namumroblema ka talaga sa financial. Pero makakagawa ka pa rin ng paraan base sa tulong ng family mo or ng kaibigan. At ang paalala ng mga cards ay maging lesson ito sa iyo para hindi na maulit at magkaroon na ng tagumpay sa buhay mo. Kasi maganda yung mga cards patungkol sa career, negosyo at money. At para sa single or nasa relationship, nakadalawang cards na para sa pregnancy. Kaya kung ready, go na. Kung hindi, mag-ingat. Para sa ilan na nasa relationship, may hirapan yung person mo na paglihiman ka kasi kilalang kilala mo siya. Magkakaroon na ng clarity, nakatatlong cards ka na sa kung ano yung gumugulo sa isip mo patungkol sa person mo. Posibleng cheating o kaya merong health issues yung person mo. Para sa ilang single, may potential person na magpapatibok muli ng puso mo. Knave or Page of Swords, Two of Pentacles at the Star. Base sa mga cards, ang daming gumugulo sa isip mo. Nag-iisip ka ng workable plan at saka binabalanse mo rin yung sitwasyon mo sa buhay, sa career o kaya sa negosyo at pati na rin sa financial. Pero syempre kahit gaano man ka-busy yung isip mo sa mga trabaho o kaya challenges, kailangan mo pa rin mag-slow down. At kung magkaroon ka ng pagkakataon na makapag-holiday, i-relax mo lang muna yung sarili mo. Para pag haharapin mo na yung challenges, ay klaro na yung isip mo at saka naka-relax ka na, tama yung mga magiging desisyon mo. Sa kalusugan, nagkaroon na ng mental clarity. Na-overcome mo na yung mga challenges patungkol sa health issues. At pag-ingatan na hindi ka nasusobrahan sa kakaisip o kaya sa trabaho o kaya yung paghawak ng gadget. Kailangan nababalanse mo lahat. Para yung pinaka-importante sa lahat, yung kalusugan mo, ay mapangalagaan mo. Para sa ilang single, nakadalawang cards ka na, na kailangan mong maki-socialize para magkaroon ng bagong kaibigan or ma-meet mo na yung next na makakarelasyon mo. At kung meron kang issue sa nakaraan, para sa ilang single, magkakaroon na ng healing. Unti-unti mo nang mababalanse yung isip mo at saka nararamdaman. Ito muna yung alamin natin, yung tatlong final cards. Itong Eight of Pentacles ang nagsasabi na magiging proud ka sa sarili mo kasi lahat ng na-experience mo na mahirap ay napagtagumpayan mo, nalagpasan mo. At sa mga estudyante, magkakaroon ka na ng certificate, medal o kaya diploma, award. Itong Knight of Cups naman para sa ilan na may mga pangarap ka pero gawin mo itong makatotohanan. Kung tingin mo hindi ka pa ready para mag-commit, huwag mong isugal yung sarili mo, huwag mong i-pressure. Huwag mong tanggihan yung mga pwede para sa'yo na para magkaroon ng progress yung buhay mo. Itong The Tower naman, nakatatlong cards ka na kung merong person na naglilihim sa'yo, malalaman mo na din yung katotohanan. Pero ito yung makakatulong para
magkaroon ng transformation or changes sa buhay mo. May posibilidad na dahil sa merong person na nagsisinungaling sa iyo na malalaman mo na magkakaroon ng pagsisisi at saka didistansya itong person na ito sa iyo. At para sa ilan na nasa relationship, kung nagkakaroon ng konting problema yung relasyon nyo, huwag nyo na itong masyadong pagtuunan ng pansin or pag-awayan. Kailangan magkaroon kayo ng isang desisyon para sa magiging future ng relasyon nyo. At dahil nga sa merong pagsisisi na mangyayari sa relationship nyo ng person mo, yung person mo aayusin niya yung relasyon nyo. Makikipag-communicate siya sa iyo. At merong person na tatanggapin mo ulit yung person mo at yung relasyon nyo ay maayos at mas lalong lalalim. At magkakaroon na ng healing sa relationship nyo. Ito naman yung feelings or message ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo dahil sa connected kayo sa isa't isa. Itong card na ito ang nagsasabi na kung ikaw kilalang-kilala mo yung person mo, ganun din siya sa iyo. Naghihintay rin siya ng timing sa kung paano ka makakausap at magkaroon kayo ng healthy choices sa relasyon. Magkakaroon ng pagbabago, healing at saka growth na mangyayari sa buhay mo. Ile-let go mo na ang past. At syempre, may mga relasyon na nagkaroon ng hiwalayan kasi ang dahilan ay yung hindi nagsasabi ng totoo yung person mo. Pang-apat na card na to. At kahit siya, nasaktan din sa naging desisyon mo. At pareho na kayo ng person mo na pinapahalagahan yung sarili at saka nagkakaroon na rin ng unti-unti na healing. At pangalawang card na ito, na meron talagang relationship na magkakaayos. Kasi parehong nagbago yung isip nyo, pero hindi nagbago yung damdamin. Marami ng changes na mangyayari sa relationship nyo. Magkakaroon na ng balanse at saka pagkakaisa. Kaya bumabalik yung person mo, naaayos yung relationship nyo. Kasi ito yung pakiramdam niya, twin flame kayo, na pareho niyong naiintindihan yung isa't isa. May mga relationship na magpapakasal na kayo, engaged na, o kaya yung paiiralin yung pagkakaisa sa relationship. At saka tutuparin na rin ang person mo yung mga pangako niya sa iyo. At umuulit-ulit tayo guys na huwag kang mawala ng pag-asa at saka yung mga oportunidad, manggagaling mismo yan sa iyo. Kaya huwag mong sirain kung ano yung mga magandang nangyayari sa iyo, maliit man ito or malaki. At saka kailangan din ng suporta ng family mo, ng mga kaibigan at ng person mo. Mahirap din yung sinasabi ng mga cards ah, kasi meron ka rin namang emosyon eh, na hindi ka rin naman palaging happy. Pero ikaw yung magiging sandigan ng person mo or ng family. Hindi man financial, pero yung suporta ba? At pagmamahal, lalo na kung ikaw yung isa sa matatag sa pamilya nyo. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Gemini, Virgo, Leo,
Libra, Capricorn, Aries. Pwedeng hanggang dito sa charms makaresonate ka or hanggang sa mga tarot cards lang. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. I, P, O, Y, F, B, X, V, Z, W, C, E, H.